Ayan, diwata, diwata ba picture? Puro na lang kayo diwata, puro kayo diwata. Paano naman kami? Pansinin nyo rin kami. Ayan, diwata ng diwata. Hindi, mga kaibigan, ganito. Bibigay lang tayo ng kunting reaction doon, siyempre. No? Lahat ng mga buzzwords ni diwata at lang mga nagpapapansin dyan, reaction lang naman ito yung gagawin natin. No? Hindi tayo, wala tayong kinakampihan, whatever, kung ano man ang mga issue nila dyan. Pero, tungkol kay diwata, kisi masuplada na rin si diwata, mayabang na rin si diwata, porkit mayaman na daw, mayabang na daw siya, at hindi rin ni-entertain ng mga malilit na mga vlogger kapag wala pong ibinibigay na pa sa lubong kay diwata. Huwag naman sana ganun, huwag muna nating bigyan ng conclusion agad yung mga ganyang bagay, mga kaibigan, mga kanguso, kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan na diwata ngayon. Diba, una-una, busy sa kanyang negosyo, maraming, siyempre, kahit sino siguro, kahit ikaw din naman siguro na tagsayin ka ng tao araw-araw, pupuntaan ka sa negosyo mo araw-araw para lang magpa-picture, para lang kumuha ng vlog, tapos hindi naman si diwata ang kikita sa vlog mo, kundi ikaw, tapos magagalit ka, kaya pag hindi ka napansin ni diwata, ayan, diba? Huwag naman ganoon. Saka sa mga nababas kay diwata tungkol sa pagkain ni diwata na hindi raw masarap, mamaya-mayang konti mga kanguso, papakita ko po sa inyo, mayroong mga kababayan daw ni diwata sa summer na hindi raw niya pinagbigyan na magpa-picture sa kanya. Papakita ko po sa inyo at kayo na pong bahala magbigay ng komento. Ayun, sa atin lang po dito ay sana po yung mga naninira kay diwata, sana wag naman pong ganoon kasi nagninegosyo si diwata na maayos, na katulad na sinabi ng ibang mga vlogger, yung tagatanggol niya na nung una, nung mahirap pa si diwata, walang nakakakilala sa kanya, walang tumutulong, pero ngayon marami na siyang minigosyo na siya at marami ng pera, marami ng tumutulong para magpasikat. So kayo na pong bahala maghusga dyan, ayaw ko magkomento tungkol po dyan. No? Ang sa akin lang po dito, sana po yung mga naninira kay diwata, hindi nagdinegosyo po si diwata ng maayos. Kung ayaw niyo po sa pagkain ni diwata dahil sabi niyo ay dugyot, marumi, hindi masarap, diba? So huwag na kayong bumalik. Diba? Ganun lang naman yung kasimple. Huwag kayong bumalik. Kung ayaw niyo, kung hindi niyo magustuhan yung pagkain ni diwata, pero huwag niyong sisiraan kasi nagninegosyo po yan siya. No? Baka nakakalimutan po ninyo, nangarap din yan si diwata, no? Masinso yung buhay niya. So ngayon, kakamit na ni diwata, unti-unti yung kanyang pangarap sa buhay, huwag naman sana natin hilahin si diwata pababa. Kung naiingit ka, gumawa ka ng sarili mong parisan at negosyo. Huwag mong itadown si diwata. Ha? Huwag kayo magagalit sa akin, huwag kayo mambaba sa akin dahil ako po ay nagsasabi lang ng totoo. Dahil kawawa naman po si diwata, puro na lang diwata, diwata. Diwata, paano naman kami mga malilit na vlogger, walang pumapansin sa amin, ha? So kung gusto niyo panoorin, panoorin niyo itong mga taga Samar daw na nabigong makapagpa-picture kay Diwata. Pero siyempre siguro dahil gusto rin nilang makapagpa-picture sa kababayan nilang trending ngayon, sikat na si Diwata, hindi sila nakapagpi-picture, so medyo sumama yung loob nila. Pero palagay ko matatauhan din yan sila at magkakayos din yan sila. So panoorin mo. Sabi para kumain, kasi sabi nila masarap, pero andito yung pagkain, no? Andito yung pagkain, hindi ko nagustuhan. Bakit? Hindi masarap, sabi nila masarap. Pata ng Samar! Hindi ka namamansin sa mga taga-Samar. Karyas ni taga-taga Northern. Wait lang! Tapos ang bukas, si Taratuan ulit. Diwata pa picture na pintuan ng sasakyan ng mga tao na ako na sigaw na sigaw.